Magandang gabi po sa inyong lahat sa Karunungan TV. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta dito sa YouTube channel, sa Facebook page. At meron na po tayong group page kung saan pwede po kayo mag-comment at mag-post about sa Karunungan Lihim, o pwede po kayo magpa-aura ng inyong mga medalyon. At iba pang gamit na inyong iingatan sa proteksyon, pwede po kayong magpa-aura sa mga admin, yan po, at sa mga moderator. Bali, itong orasyong ito, ito po yung patungkol sa mag-asawa para po hindi na po maagaw ng iba, dahil uso po ang kayuma. Ingat-ingat po tayo, dahil meron po kong tatlong ginamot na ang asawa nila ay inagaw. Yan po. Inagaw po ng lalaki, ng babae. Yung isa ay napakatagal na ng taon, nasa tatlong buwan. At saka yung isa ay buwan din yung isa. Ano po, makabalik na po yung asawang nag-iwan sa kanila. Masira yung kayumang yun. Ito po ang orasyon patungkol sa orasyon ng Santo Niño upang magkasundo ang mag-asawa. Yan po. Magdasal ng isang ama namin, isang ama Ginoo Maria, isang sumasampalataya, isang luwalhati. Ama namin, the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Siya nawa. Ama Ginoong Maria, Hail Mary. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kami mga kasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Ang sumasampalataya, the Apostle Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kanaroroora ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat para rito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati, glory be. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ito po ang orasyon. Petat matat altasum panis krus abepup abekum latam buskum et narbetas pakpakem. Pangalan po ng asawa at kahilingan. Dagnes comprom babit super omnia ego sum hum subatani hus santa portum sumaakin ka. Petat matat altasum panis krus abipup abekum datam puskum et narbetas pakpakem. Pangalan ng asawa at kahilingan, Dagnes comprobabit super omnia ego sum hum subatani hus santa partum sumaakin ka. Petat matat altasum panis krus abipup abekum datam puskum et narbetas pakpakem. Pangalan ng asawa at kahilingan, Dagnes comprobabit super omnia ego sum hum
batani, O Santa Bartum, sumaakit ka. Tatlong beses pong uusalin ng orasyon sa isip at pabulong bago po yan matulog. Yan po ay uusalin upang ang inyong asawa ay maging sa inyo na hindi na po maagaw ng iba, na baga ibig sabihin ay hindi po magagayuma. Ayan po, dahil ang gayuma po ay napakahirap kalabanin kung kayo ay walang kaalaman sa karunungan lihim. Ayan po, at sana po ako po ay itong orasyon ito ay makatulong sa inyo. Ayan man po ay sa mga naniniwala lang po sa karunungan, sa mga orasyon. Ayan po yung malalakas at ano po ay pinapasabasan po yung talaga ng namin na ito'y gumagana. Ayan po yung nasubok na sa haba ng panahon. At ako pinagpapasalamat po sa mga sumusuporta talaga sa Team Jado La Union. Ayan po, marami pong nagpapasbas ng medalyon, nagpapasbas ng langis para kamutan sa kanilang karamdaman. Yan po, may nagkapatunay po dyan na yung pong basang langis ay mabisa at meron pong aura na lumalabas. Yan, tangin lang pong may third eye ang nakakaalam ng aurang yun. At doon po siya nagpapukas ng third eye. Sana po meditate lang po. Yan po yung nasa level 1, 2, level 4 lang po ang kaya kong buksan. Yung sabi po ay kailangan natin mag-meditate ng third eye para lumakas pa ang ating third eye. Gaya ko, nasa level 5 pa lang po ang third eye ko. At wala po ako sa mga high na level ng third eye, nasasabi na level 7. Kailangan po natin ng meditation para kamutan natin. Tan natin yung malakas na third eye. At makapanggamot tayo yung pong kaibahan ng isang may third eye. Kitang-kita niyo po ang kusino ang namiminsala sa may sakit. Kung mararamdaman niyo rin po kung may kakaiba sa mga sa paligid, kung mayroong ibang nilalang na nakatingin habang ikaw ay nanggagamot. Yan po. At sana po ay ito yung share niyo itong videos ko mga ina-upload dito. At kung meron man po kayong kahilingan na orasyon o inyong gamot na o kahilingan sa inyong karamdaman, ay pwede po kayong magpa-pray sa akin. Comment nyo lang po ang inyong pangalan at address. Doon lang po na lang po sa Facebook page para privacy po. I-comment nyo po doon para po maipag-pray po kayo ng long distance healing na tinatawag. Kahit malayo po ay pag-pray po ang inyong pamilya, ang inyong sarili, para kayo iingatan at proteksyonan ng Panginoon Diyos ng malawalhati at ito ay maging proteksyon sa pang-araw-araw ninyo. Yan po, sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit the bell icon para update po kayo sa mga bagong videos na ina-upload natin. Maraming salamat po at pagpalaan kayo.